Magandang hapon mga classmates. Ngayong araw ay makakasama po natin ang mayor ng Pakil. Buti pinag-unakala tayo mag-guest dito po sa Tatak UPLB. So hindi na ang patumpik-tumpik pa, kilalanin na po natin si Mayor Vincent Soriano. Sir, welcome po sa Tatak UPLB segment. Batiin niyo po muna ang ating mga mananood. Siyempre, magbati mula sa inyong lingkod sa mga taga-subaybay, taga-suporta ng programa nito. So, salamat din, Molly, sa pag-invita sa akin dito. At alam mo, nakakamiss din na bumalik paminsan-minsan dito sa ating pamantasan na kung saan talagang malaki naging bahagi nito sa aking buhay. At siyempre, sa tatahaki ko pagkanda sa inaarap. Yan. Alam niyo ba mga batchmates, classmates, pumunta pa si Mayor dito ngayong araw na to. So, nandito kami sa UPLB Alumni Center. As a public servant, paano nakatulong ang CPAF sa inyong pungkali? Maaga pa nagsimula sa larangan ng politika, no? Katapos ko lang ng third year ko dito sa UPLB. Kapasok ako ng fourth year sa programang BA Sociology nung nga mag-design ako tumakbo sa larangan ng politika bilang councilor ng aming bayan. So, at the age of 18, I was already elected municipal councilor. After 3 years, naging vice mayor na ako. So, 21 years old na ako noon. At after another 3 years, ako ay board member na ng ating probinsya, ng province of Laguna. So, 24 years old na ako noon. So, basically, marami na tayong alam sa larangan ng politika. At sabi natin, matagumpay tayo. At very young age, mga naabot natin na posisyon bilang isang official ng ating pamahalaang lokal. Pero malaki na itulog pa rin itong pag-attend ko ng programang Master in Development Management and Governance dito sa College of Public Affairs and Development sa UPLB. Sapagkat tumigil ako ng 2004 sa politika at bumalik lang ako ng 2016. Natubakbo na nga ako bilang mayor ng bayan ng Pakil. So, mahigit sa isang dekada na nawala ko sa politika. At syempre, kinakailangan ko ano mga karunungan meron ako, dapat muli nating asahin. Kung ano mga kaalaman meron ako, kinakailangan i-update natin ito. So, yun ang naitulog sa atin ng College of Public Affairs. Medyo na-update yung ating kaalaman at lalo na pag-usapan ay kung ano ba yung mga programa o servisyo na dapat bigyan natin ng prioridad. Eh, alam niyo na nag-aaral ako sa College of Public Affairs dito sa MDMG program natin, laging iniugilkin sa atin na ating mga professors yung Millennium Development Goals, yung MDGs na walo yun. Yes, okay. Kasi eventually, pinalawak to, naging 17, gawa naman ng Sustainable Development Goals. So, makikita mo na doon pa lang tumutok ng mga programa, malaki na magagawa mo sa panglilingkuran. Pero importante din yung service delivery mechanism para masigurado na yung programa direkto ay talaga magiging efektibo at makakatugon sa pangailangan ng iyong mga men. So, dito naman pumapasok yung prinsipyo ng good governance na lagi tinuturo sa amin. Lahat na yata ng kurso na inuman natin sa College of Public Affairs ay masyado ang prominence nitong 8 principles ng good governance. At ito malaki na itulong sa amin kasi pag sinundan mo ito, hindi ka magkakamali at talagang kung ano man yung mga inaangat mo o hangarin mo para sa iyong bayan, sa iyong local government unit, sa iyong mga mamamayan, ay talagang mangyayari itong magsasakatuparan mo na hindi ka nagkakamali, na hindi ka lumilipon ng landas. So kaya salamat na sa mga naging professors ko diyan sa College of Public Affairs and Development. Dahil sa inyo, masasabi natin na nagagawa natin matagumpay ang ating mga programa at proyekto sa ating bayan. Curious na ako, sir, learning po ba nung estudyante po kayo dyan sa CPAF, working pa rin po kayo sa government mo? Ano? Or yun po yung time na nakabreak kayo sa... Nakabreak pa na sa politika, pero nagtuturo ako nun sa part-time sa College of St. Vincent, sa College of St. Vincent, yan sa TAC. Arin yun dyan sa CPAF, Manila. So, kailangan ko mag-masters kasi nasa academy ako nun. Kaya lang, bigla yung brother-in-law ko naging vice governor at naging governor at sinabi niya na tulungan ko siya sa pagpapatakbo nitong ating provincial government. So, naging chief of staff ako ni Governor Ramil Hernandez kasi yung misis ko ay kapatid niya. Yun yung sinusundan niyang kapatid. At yun nga, napag-usapan ako. Kaya bumalik ako sa public service noong 2015 and then after a year, basically 2014 pa yun. Then 2015,
ng October, nag-file ako ng candidacy ko for mayor ng aking bayan. At yun nga, 2016, na-elect na tayo bilang alkalde ng bayan ng Pati. Ito na yung third term ko. Pero memorable sa akin ang third term ko kasi sa kauna-una ang pagkakataon sa kasaysayan ng bayan ng Pati, may tumakbong alkalde na unopposed. So, nung sa third term ko nito 2022, ay walang lumaban sa akin. So, memorable sa akin. Alam niyo, sir, bakit? Kasi talagang ginagamit niyo po lahat ng natutunan sa good governance. Ay, kaya so, talaga po kayo inilulok-lok ng mga ng taong-taong. Marami-marami sa akin. Ano po yung greatest achievement niyo po when it comes to this career path na pinili? Well, tinatanong ako bakit ako bumalik pa sa larangan ng politika, lalo sa aking hometown na isa sa pinakamaliit na bayan ng Pakil. Noong 2016, nung maliit mayor ako, ito yung isa sa pinakamahirap na bayan, hindi lamang sa lalawigan ng Laguna, kundi sa buong rehiyon natin. After only 3 years, patapos ang ating first term, nagawa natin na mag-iisa to sa pinaka-competitive na bayan, hindi lamang sa ating lalawigan, hindi lamang sa ating rehiyon, kundi sa buong Pilipinas. At kaya naman, noong last year, nabigyan tayo ng award ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na most business-friendly local government unit para sa kategorya namin na 3rd to 6th class municipalities, 5th class municipality ang bayan ng Pati. At napaka-importante sa atin ito sapagkat ito ay nagpapatunay ng tagumpay natin sa pag-attract ng mga investments para kumbaga magbigay ng mga opportunities sa aking mga kababayan. So, very successful tayo in attracting billions of pesos diyan sa aming bayan. Kaya naman na kaya ngayon, nabigyan tayo ng award. So, ito lang isa sa maraming national awards na tinanggap ng ating bayan, ang bayan ng Pati. Kaya sa akin, ito yung greatest achievement ko na ang isang bayan, like Pati, na seemingly ay insignificant, ay meron palang magiging significant contribution to national development. Starting this year, we will start, kumbaga, we will export na around 50 million liters of potable water to Metro Manila every day. So, 50 MLD. So, yan yung mga nagagawa natin at patuloy yung pagdagsa ng investment sa amin, especially in renewable energy. Kaya, yun yung greatest achievement natin. At by the time naalis ako as mayor ng bayan ng Pati, ang per capita LGU income, kasi to 23,000 lang kami na Pakilenos, pero in terms of per capita LGU, mas may nataasan yung amin kumpara dun sa ilang cities dito sa Talawigan ng Laguna. So, ganun kabilis yung naging yung development ng bayan ng Pati. Kaya sa akin yun ang greatest achievement natin, yung recognition hindi lamang sa aming Talawigan, at Talawigan sa Laguna, hindi lang sa region natin, sa Calabar, so kundi sa buong. Congratulations, sir. Ano yung mga fruits of your labor? Diba sa pandalin niyo sa politika? At syempre, malaki ang alam yung may contribute dyan ng karunungan at kaalamang ipinigil sa akin ng College of Public Affairs and Development. Ano na po yung susunod na? Ay, hindi ko na pinag-iisip ang bakit na yan. Pero nag-o-offer ako ng aking sarili para dun sa mga local government units na siguro gusto matuto mo ano yung naging karanasan ng bayan ng Pati ko pa. Kung bakit ganun kabilis yung naging pagbabago ng sa aming bayan, yung trajectory ng aming kaunlaran ay medyo sobrang bilis ng pagtaas. Kasi third term na naman ako, patapos na, at gusto kong i-share kung ano man yung experiences ko at yung mga ginawa ko na pwede nila i-replicate sa kanilang local government unit. So, yun na lang yung akin siguro magiging role. Kung may pagdalang sa akin ang tatana na may makakandidato pa sa anumang posisyon dito sa ating Dalawigan o kung ako man ay paapoy kung saan mga ahensya ng gobyerno o bumalik ako sa akademiya, mananatili yung hangarin natin na i-share kung ano man meron tayo nakaalaman sa ibang local government units officials para ma-replicate nila sa kanila localities yung aming nagawa sa Pati. Love and advice po sa inyong future endeavors. Ano lang po yung pipiliin niyo, sir? Ano po ba yung mensahe niyo po na pwedeng ibigay sa ating mga nakakapanood ngayon? Ano po yung paningin niyo message sa kanila na gustong mag-graduate status? Well, lagi ko sinasabi ito sa mga speeches ko na, tell me someone who doesn't now need education
and I will give him a bunch of roses to mourn the death of his mind. Magpakilala kayo sa akin na isang tao na hindi na kailangan edukasyon at bibigyan ko siya ng isang bukol ng rosas para ipaglamay kayo, kamatayan na kanyang isipan. So bakit ko ito sinasabi? Sa lahat ng mga nagsipagtapos na siguro may isip nyo, sapat na ito, hindi yung sapat. Hanggang tayo ay nabubuhay, patuloy tayong matututo. Itigil lamang yung ating yung pagkakatuto kung tayo ay mamatay na o pumanaw na sa mundo nito. Having said this, sinasabi natin na kailangan patuloy tayo magkasaan ng ating kaalaman, tumuklas sa mga bagong karunungan, at makakatulog sa inyo kung kayo ay mag-enroll sa mga graduate studies, so sa graduate school. At isa na diyan ang College of Public Affairs and Development dito sa UPLB. Malaki ang matutulog ito, lalo na kung ang layo ninyo ay makapagbigay ng maayos na kaunlaran, kalwanan at kasaganaan sa ating mga mamayang bilang mga local government officials o bilang mga stakeholders ng development initiatives dito sa ating komunidad. Lalo na ito yung isa ko ng mga natutunan dito sa College of Public Affairs and Development na napaka-importante kung nais sila magtangbay sa halimbawa sa mga development initiatives. Ito yung management of stakeholders. So napaka-importante nito. At yan yung ino-offer ng College of Public Affairs kung paano kayo epektibo mag-manage ng stakeholders ng development. At lalo na yung pag-appreciate yung konsepto ng absorptive capacity. Hindi po mo maraming pressure programa na nilalagay alimbawa sa isang lugar at patagumpay na kayo. Hindi ro. Kasi mas malaki ang responsibilidad nyo na masiguro na kayang i-absorb yun ng community at the same time ay masusustain mo naman yung development initiatives na yan. So, I assure you, uli kayo mag-aral, kailangan natin yan. At the same time, subukan nyo ang College of Public Affairs and Development ng UPLB. Ang kitang-kita naman po ang produkto ng CPAF. Ito po at nagbibigay ng good governance sa kanilang bayan sa Pakit. Dito, sir. Yan, maraming salamat po, sir. At dumayo pa po kayo dito sa Las Banyas. I hope nag-enjoy kayong magkakit. Nag-reminisce kayo ng konti dito sa ating lalo na yung turun at saka kape na inihanda nyo para sa maraming salamat dito sa Office of Alumni Relations. Siyempre, hindi ko kayo pakakawalan. Hindi niyo po ginagawa ang favorite namin dito sa segment na ito. Ang Tatak Shoutout. So, sir, pwede po ba namin malinig ang version niyo po ng Tatak UPLB? O, si Vincent Soriano, Tatak UPLB ako.